nag isa nangyayari na laning stage. Kasi HP based damage naman yung kanyang normal attack. And I think pwedeng gamitin to ng TNC para makapag-snowball ng mid game. And yun lang din yung problema kasi reliant ng Smart Omega. Dahil sobrang reliant mo sa game ng carry, talagang late game paaarangkada yung kanilang composition. So may panahon ng Omega parang mapagana to early game. Let's see how this goes. First game ng TNC versus TNC Pro Team versus Smart Omega. Dito magkakaalaman kung ano nga magiging matchup na pwedeng maging matagumpay for their story in the second half of the regular season. So, explain matchup Heads versus Ryota. Tapos nakikita natin kanina, you were mentioning, akala natin pwede ito maging Rome Arlott. Pero explain na punta yung hero na to. Yeah, parang Felix pa talaga nila. And dito natin masusubukan, no? Ang ka-ekspertuhan ni Doc Ribs. Kasi usually, nagagamit niya mga Rafaela, mga ano eh. Doktor nga eh. Oh. Doc, pahil, Doc. Pero interesting ha, Quantum Charge para dito kay Yasuo habang classic Brain Smite para sa isang carry. Yeah. Actually, ang super interesting dito, naka-support emblem yung Fredrin. This is something that we saw last week, yung CDR build na nauusok ngayon, lalo sa RG. Actually, ang unang gumawa niya sa Demon Kite, yung medyo half-hearted pa na CDR build. Tapos si King Kong umarangkada na full CDR talaga with the Thunderbolt and Oracle. This is something that we could see actually from H2O. And ang kinagandahan doon is talagang aarangkada naman yung lineup ng Omega pagdating sa crowd control. Yan na. Hindi na sisi babanggit ko si May. Crowd control. Sisi sa kabila eh. So pwede sila bumaba dito dahil nga meron ang Florin. So mas makakaikot sila freely. Yeah, that's true. Kasi talagang yung Fredrin mo, bababa at bababa talaga yan. With the amount of spells na gagamitin niya sa teamfight and yung HP na bumabalik. Imagine, nakadagdag pa dyan yung HP na nanggagaling mula rin sa support emblem. Kasi every time nagagamit siya ng spell, pero siyang HP na bumabalik na na-amplify ng support emblem. So ito yung pwedeng ma-abuse ng Smart Omega sa early game. Well, speaking of the early game, early pokes against H2, hindi nakaabot ng level 4. Super Yoshi, grabe naging delay. Pero mukhang may ipit at napalalim ang isang member ng TNC. Pero makakapag-back away. Oy! May flicker pang ginamit doon. Yung Super Yoshi nakaligtas. Pero isinuko ng Smart Omega yung unang 30 lating. Pero may bakbakan na dito sa purple buff. Ginagawang Lord yung purple dito mga kaibigan. Papasok na nagamit yung Netherrealm. Same with Goya's Netherrealm. Habang Sensei naroon. Yoy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 
kill. Ryzen falls down. Grabe, naging tuloy ito. Ito yung sinasabi nyo kaninang layering of crowd control against the lineup of TNC. Ito yung pang-pa-step. Ito yung parang nitrous oxide na pwede mong gawin sa lineup na to eh. Pwede na yung tuloy-tuloy, di ba, Midnight? Yeah, talagang non-stop. Hindi mo pa, ano, hindi mo kailangan pagpahingayin yung kalaban. And, unfortunately for Smart Omega, nakuha pa rin yung purple buff. So Ryzen definitely is still ahead when it comes to XP. It doesn't matter na nakuha yung kill sa Barat. Pero mid lane though, Yoshi! Ay! Nabigyan ka agad. 3-1. Ang naganap doon. Nagamit naman ni H2 yung kanyang retry. Pero mahaba-haba pa naman yung objective na darating. 46 seconds pa. Pero looking good ha. Parang dito sa Smart Omega. Yep, early game advantage and lead. I think kailangan din nilang bantayan. Ito yung XP lane. Maybe the pokes and against heads as well. So may konting bantayan na nagaganap in terms of getting the camp. And oh, teka na lang. Yasuo mo may ipit sa taas. Laban sa tatlo, may hila. 3v1, nahatak dito. Yasuo mo. Magta-transform siya doon sa pagiging wolf habang si Super Yoshi naman sinisipatan lang din niya dito si H2. Sinisilip lang niya, Re, bawal ka mag-farm ng mataim team kasi nandito ko palagi. Uninvite? Tingnan mo naman, wala talaga mamamatay. Nakabantay ba naman si Okira at si Ribu eh? Yeah, ito na. Unli invade, paano mo pipigilan? Meron bang oras yung unli invade o bahala ka na sa buong araw na unli invade yan? Well, Midnight? Ano talaga ito, timing ng retry. And of course, kapag kaya pa ng Lyra mo, and with the insane heal na mayroon yung magkabilang opponent, talagang expect nyo na maglalaban talaga sila sa jungle a lot in this game. Pero gusto ko lang bantayin, no? Ito na talaga yung panahon ng Thunderbolt Marksman. Huwag na tayo maglokohan. Kapatid kay Kari, yes. Pakunatan. Pako natin na talaga eh. And now, again, second turtle, ibibigay muli ng Smart Omega para bang may inaantay silang power spike dito. Ah, hindi sila nakikipagsabayan. H2, usually pag nakita tayo ng Fredrin, tas may kasama kang healers, plus the Netherland from this Faramis, eh dapat go kong go kay, di ba? Yeah. Teka lang, calculated risk ba ito? Teka lang, top lane. Ooh. Nakuha ng TNC ang attention ng Barangay Omega. But going back to that point, Aburito, how about that? Merong nagaganap na ganong trading and object and they're willing to risk it, Midnight. What's the call? Ba't nagiging ganon? I mean, for TNC, kailangan nilang gawin to kasi as much as possible, kailangan mo i-maximize yung early lead ng lineup nyo. And especially yung
yung usage ng heroes sa composition ng TNC. They're technically allowed to do this because they have stronger early game heroes. Kita mo naman yung damage, yung sustain, yung utility, and yung mobility. At this point, wala pa masyadong sagot yung Smart Omega. Uy, oh, Ryzen! Na, andito na yung ultimate mula kay Ryzen. Ibinuga niya doon sa may bandang likod. Kaya lang si H2. At nandun din ang pagsalba ni Super Yoshi with that guiding wind. Pero sabi dito ng Smart Omega, tara, rundown ba natin? Five-man rotation from Smart Omega. Pero ang downside nito, sa baba, nalilibre lang si Hits na kumukuha ng Tore. Pero hindi papayag ng Smart Omega. Pag-sabi sana gamit na Realm. Habang Super Yoshi down to 15%. Flick na gamit na Ryzen. Tumatakbo under the turret dive para sa Smart Omega. Pero walang mamamatay sa pamilyang to. Nakuha nga nila yung Tore sa baba. May trade naman sa taas ang barangay Omega. Pwede bumabot si Super Yoshi. Naku, nakasundot! And Kalex Brand dito si H2. Oh, Hits to the rescue, pero wala na siyang maaabot ang buhay na Super Yoshi. Non-stop, non-stop Midnight. Grabe, kahit sa mismo ilalim ng Tony, wala silang pakialam. Medyo wala na talaga pakialam si H2 rito. Yung kanyang Fredrin with the Brute Force Breastplate and yung CDR na sinasabi natin kanina, dagdag mo pa dyan yung movement speed. Only chase for Smart Omega. Kumbaga, nung early game, tinitiis lang nila. Sige, hayaan mo lang yung barat, dumura na dumura dyan. And nung umabot sila sa timing nila, yung power spike yung lineup nila, I think hindi naman ganun ka-worth it na mawala ka ng Tore sa baba. Pero dahil nakakuha sila ng tower sa top, may naprotect ka na lang kari. Super Yoshi. Good na sila dito habang si Chomay nandun. Free hit lang. Pero sinasa nila ng Vengeance. Ryzen again with a turtle. Habang sabi dito ng Smart Omega, sige, kuha na tayo ng hero. Uy, stun! Ito na nga at ang panahon. Ryzen! Makakuha na isa. Shotdown kill para sa kanya, Netherrealm. Sabayang Netherrealm lamang ang natin nakita dito. Oriota! Si ang punat pa rin. Pinupubog ng abad ng members plus Smart Omega. And he will go down. Makakaisa pa ba dito ang Smart Omega? Hindi na atras na sila. Ito yung binabakit ko kanina, na-amplify na kasi yung presence ni Gary sa early game. Kaya worth it yung investment sa may top lane. Nakakuha sila ng tower and ngayon, naisasama na nila si Job sa team fight. And remember, si ang laki ng problema ng crowd control ng Smart Omega. Mm-hmm. Dagdag mo pa dyan yung slow na nanggagaling sa Thunderbelt and yung true damage ni Gary, which is now online for Smart Omega. May layer na of damage na pwedeng igante sa lineup ng TNC Pro Team. At ito yung sinasabi nyo kanina eh, na pwedeng maging uncomfortable yung Barats. Kung magko-commit siya sa Tritona's Welcome, make sure meron silang follow-up. Kasi kanina, nung ginamit nilang nun, ang ganda rin ang pagkastando ni Ryzen eh. Tatling nahuli. Kaso nga lang, ang pwedeng bumamad sa mga ganong sitwasyon, yung Barangay Omega. So, what are... Dito po ba ang kailangan pa nila ipabahin nila hintayin ng power spike nila in the later stage of the game para matapatan yung kakunatan ngayon ng Barangay Omega? Kasi medyo mahirapan sila kasi Roger lang yung march nila eh, pero may clash sa bottom lane. Mahirapan natin, nagamit kagad ang maaging Netherrealm. And Flinger Final Slash! Jome with the kill! Papasok na naman ang Dutcher dito, H2O! Naibagsak! Yung Operations Run! Pero hindi sapat yung damage. Kaya na, with the Dolores Welcome, mapinupo sila! Ryota, buhay pa rin! Andun yung mga Vengeance play! And H2 and the gang! Pumapasok na sa base ng TNC! Habang nangyayari ang lahat lang yon, nagpupush pa rin sa taas si Heads. Kumukuha naman ganda kong objective na pwedeng igante sa Barangay Omega, pero grabe yung naging push na yun. Grabe yung naging teamfight na yun. Oh my God, Ryota on the Arlott. And again, the chase potential coming up from the Paramus with the pull, yung crowd control na nanggagaling kay H2, yung slows mula sa Thunderbelt. And again, yung cooldown reduction na meron tong lineup ito. Only teamfight, only brawl for Smart Omega. And nakita natin yung heal kanina nanggagaling kay Florine. Alam naman natin, hindi na nare-reduce ng Dominance Ice. Yeah. Patong mo pa doon sa additional health na nakukuha ni H2 mula sa support emblem. Yeah. So, ang daming backup plan ng Barangay Omega in terms of team fights. Kahit may mahuling isa, meron pa rin pang salba. Flicker is down for Okira as well as kay Ryota. Uy. Pero nga lang, Super Yoshi kumukuha ng Vision. Ryota. Pero gumamit ang ultimate. Okay, so, naibit natin yung Super Yoshi habang sa likod, nandun si Jome. Ryota! Lang. And yung final shot nagamit na nga ni Yato R. Habang yung Lord ay buhay pa rin, nagamit na ang mga Netherrealms. Talunan muna. Kahit hindi mabagod ako kasi si Hells dito katamahan naman ng bula. Ngayon, atras muna ang TNC. Oh. And H2 with that Lord take. What a masterclass team fight mula Smart Omega. Napakalinis nung clash na yun. Pumasok yung Matilda, hindi na nila pinansin pagkatapos dahil alam nila, okay, wala ka ng ultimate, wala ka ng second skill din, wala ka ng pang heal. Hindi na nila mailalabas yung Barats at that point. Kaya naman nag-turn yung Smart Omega, pinasok kagad nila yung Barats. And again, ang problema rito for TNC is wala silang pambasag nung Netherrealm.
Yeah, and dami kasi pang reset ng Smart Omega. Ito yung maganda sa kanila. Andun yung heal, yung bloom na ulti, yung Nether Realm. So any moment talaga, pwede silang makipagsabayan sa TNC. And yun yung medyo magkukulang dito sa TNC. Kasi nga naman kung titignan, wala silang yung impactful na 5-man na CC damage yeah. na dapat meron sila. Kasi may tendency talaga magsama-samang Smart Omega kapag gagantong klaseng lineup ang meron sila eh. Well, yung lineup ngayon, meron ng lead ng 2K gold lead. 10 minutes in. Nagpo-push ngayon pati ang minions ng Barangay Omega. Na-mention yung kaninang layering of crowd controls as well as yung damage. So sino nga bang uunahin nila dito dahil Super Yoshi ang pwedeng pumunta sa backline, pwedeng bumabad yung CC. Pero teka lang, kahit sa mga pokes, Miso Midnight, ano nakikita mo dito? Nahihirap. Ano sa totoo lang nahihirap? Kahit ako nahihirapan ako para kay Goyo kunin yung Netherrealm. Magkatikit kasi si Okir at si Ribo kanina pa. Ang dami mong dadaanan eh. Oy, pero free hit dito si Joe. Nagamit na rin yung ultimate. Habang mabalansation dito, gagamitin na ba niya yung kanyang brain shot? Pero hindi ata makakakasa. Let's see. Pinupuksan niya. Oh, Point Netherrealm! Crucial Netherrealm from Okir. Habang si Ez binababaran, may pagbawi din ng Netherrealm para sa kumpanan ng TNC ngayon. Sabayan na para sa Omega at TNC. Tori lang ang magiging kabaleran doon sa may banda. Ang ibaba, ngayon transition sila sa middle, Super Yoshi ay narito pa rin, pero frontline lamang si Ryzen, tinatanggap lahat ng damage, pero wala na silang minions. Sa katiting na buhay ni H2O, a crucial play by Okir, wow. Calculated shield and regen kaagad. In and out lang yung Barangay Omega Midnight. Pero nakakapalim yung Fredrin na CDR. May ginawang Lancer at Fredrin. Oh no, tingnan natin ha. Pero matama ba niya? Hindi tumama. Uy! Riota! Dalawa! Si Riota dito! H2O! Na-dive na nga ba ang kumunan na barangay? Ito na ang bagong barangay na hinahanap nila. Identity mula sa Smart Omega. Patutunayan nila. Tatlong members nila mula sa TNC na titira. Pero babagsak din si H2. Andun si Jom. Free si Jom. Andun din yung Netherrealm. Face-locking na ang Smart Omega. Minions, kakayanin ba? Andun yung Catapult and yung Minions.